binigyan linaw ni Director for Policy and Program Development Office, Jocelyn O. Hapal, ang patungkol sa mga benepisyo at programa na maaring magamit o makuha ng mga OFWs kapag ito'y aktibo at rehistrado sa OWA membership, lalong-lalo na kung kayo ay nagbabalak ng mag-for good o gusto ninyo magnegosyo or mag-aral ulit. Pakinggan lamang po ang bidyong ito para po inyo maunawaan ang mga programa na inyong mapapakinabangan at ng inyong pamilya, kung ano-ano bang mga serbisyo, programa at benepisyo ang pwedeng ma-avail ng isang OFW na miyembro ng OWA. Ano ba yung makukuha ng ating mga OFWs mula sa OWA pagdating sa programa, benepisyo, serbisyo? Ito syempre yung tulong natin kapag ka nalalagay sa alanganin o may problema sa trabaho yung mga OFW on-site. Kunyari, si OFW Lourdes nasa Saudi. Yes. Okay, so pwede niya ma-avail yung welfare assistance program. Anytime she can go dun sa opisina natin. Nasa loob tayo ng embassy at saka ng consulate. And of course, kahit yung pamilya na nandito sa Pilipinas, kung nababahala sila sa problema ng mga OFW nila sa labas, pwede silang pupunta sa regional office natin. And then, on another, education and training. Ayan, malakas yan sa atin kasi gusto ng mga OFW mag-aral yung mga bata. So, may we have different scholarship programs. At para na rin sa mga OFW, meron din skills training kasama yung pamilya nila. And then, on third, we have social benefits. Ito naman yung binibigay natin pag talagang sinumaampalad yung OFW, like disability, death benefits. So, disability, halimbawa, sa trabaho niya, huwag naman sana mangyari, naputulan ng daliri, gano'n. Ganyan. Na-aksidente siya. So, meron tayong disability benefit para sa kanya. Yun din ba yung dismemberment? Yes, that's right. Mm-hmm. And of course, death benefit kung sila maampalad, lalo na ngayon, di ba, in the past, last year, napauwi tayo ng maraming mga kababayan natin na namatay dahil sa karamihan ay COVID. So, yun na itong tinulungan natin na kahit na ganung estado ay mauwi natin sila sa kanilang pamilya sa probinsya. Kaya iba talaga pag OWA member. Mm-hmm. While syempre tinutulungan din natin yung mga kababayan natin na nagkakaproblema, pero merong added benefits kapag mga OWA. Dear Joe, yes. Ito nga ang tanong ng ating mga OFWs. Yung pinaka madalas na tinatanong, sabi, gusto ko nang mag-for good. Mm-hmm. So, siguro naka 20 years siya sa abroad at gusto nilang mag-for good dito sa Pilipinas. Meron ba siyang makukuha sa OWA? Sa pag yung mag-for good, magandang bagay yun. Finally, reuniting with the family. No? It's a very happy moment for them. Kaya dapat, paghandaan niya yung pag-uwi niya. Hopefully, naghanda siya. So, kung ano ba yung makukuha sa OWA, siguro ang una niyang pagdesisyonan, anong gusto niyang gawin pagbalik niya sa Pilipinas. Mm-hmm. So, ano bang gusto niya mangyari pag-uwi niya? Number one, gusto niya bang pumasok uli sa trabaho rito, locally? Number two, baka gusto niya na bang mag-negosyo at maging entrepreneur na? Number three, gusto muna niya magkabuhayan muna. Testingin muna niya kung kaya niya talaga sa pag-negosyo. Magsimula. Hmm. Number four, pwede pa rin ng skills training. Yung aral siya ulit? Aral siya ulit. Ah. Pwede yun. Libre? Pabayaran ng OWA. So, ito ba yung tinatawag na skills training? In partnership with TESDA? Yes. Sa TESDA, maraming mga priority courses. Pwedeng baking, pwedeng dressmaking, yung pag-rebound, yan. Welding, of course. Libre yan na makukuha nila. At kung may mga courses na kailangan na may bayad sa isang private training center, siguro mas malapit siya doon, pwedeng bayaran niya ng OWA kung siya ay active OWA member. Pwede silang mag-access doon sa Enterprise Development Loan Program. Alam mo, ito yung tulong o na pang-pinansyal para mabigyan ng ayuda ang isang OFW na nagbabalak ng pagninegosyo. Siyempre, ito yung seryosong gustong maging entrepreneur, ano? Alam mo naman, magagaling ang mga
OFW na welders. So kung pagdating na dito, ba't hindi siya magtayo ng isang welding shop? Ito po ba yung in partnership with Land Bank? Yes, it is. Sa bangko na to, government bank din siya. May partnership tayo diyan na pwede silang mag-process ng mga loan applications ng isang OFW based sa kanilang feasibility o business proposal. Tinutulungan din natin sila ng paggawa nun. Pwede silang pumunta sa regional office para magkaroon ng orientation ano ba yung mga requirements for the program and then maturuan silang gumawa ng business proposal. May limit ba ng halaga na pwedeng ipautang ang land bank sa kanila? Actually, as low as 100,000 ang pwedeng ipautang hanggang sa... mababa lang ang interest nito at 7.5% pa rin siya. Since the start of our program, ganun na ang baba ng interest. Compared to commercial rates, mga 12% sa labas sa ibang mga banko. So it's a special loan facility talaga para sa mga OFW na gusto talagang magnegosyo. Dear Joe, sa mga OFWs natin na gusto mag-for good, halimbawa meron tayong household service worker at gusto niyang mag-aral, skills training, ano ba yung mga kurso na pwede niyang kunin dyan? Yeah, maganda yun na maging option sa isang domestic worker or household service worker. Let's say gusto niya mag-aral ng baking and pastry, baka pwede siya ng cookery, pwede niya hairdressing, dressmaking, kasi magagamit niya itong mga skills na to para magkaroon ng sarili na niyang kabuhayan. Baka pwede siyang dun mag-start, kumuha muna ng skills. Kung halimbawa gusto niya yung anak niya o kaya asawa niya ang mag-avail nitong skills training program, pwede rin ba sila? Pwede rin ang asawa. Siyempre naman, maaari kasing mas may interest yung asawa niya at bilang dependent, pwede siya mag-avail ng skills training. Sa anak din, pwede yung skills training provided age siya 18 to 21. Kasi siyempre, pagka nagkaroon siya ng skills, like welding, let's say, pwede na siya mag-employ. So, siyempre, gusto natin yung employable age. Pwede. Halimbawa, yung nabanggit niyong welfare assistance program, dyan papasok yung tulong medical, tama po ba? Yes, andyan din yan. Tulong din kapag ka may problema sa employer, nakakaranas siya ng mga problema sa trabaho niya. Whether or not OWA siya, tutulungan siya ng OWA. Pero sabi natin, pag OWA member siya, at ginusto na nagkaroon ng pagkakataon na hindi siya sagutin na pauwiin o repatriate ng worker niya, ng employer niya, pwede yun sagutin ng OWA kasi OWA member siya eh. Paano ba mag-renew ng membership yung ating mga OFWs para sila ay protektado pa rin? Yes, talaga dapat sila mag-renew bago mag-expire yung 2 years. Huwag nilang hintayin na ma-expire. So, kontakin lang nila uli yung ating mga OWA officers sa loob ng embahada at konsulato at sa mga Philippine Overseas Labor Office. Doon, meron ng sistema kung paano sila makakapag-online na application ng OWA membership at sila ay madedirect sa isang bank account kung saan pwede silang magbayad. Kung yung mga nandito naman, ang mga OFW natin, pakinabangan na natin yung ating mga programa bilang OWA member. Kaya, magtanong na sa ating mga regional offices at visit tayo ng ating website.